Ngayon mga idol, ito na nga pala yung ginagawa natin na Bristol 400 dual disc brake. Sa unahan, inilowered natin yung unahan at likod. Yun yung mga ginawa natin dito. Ayan, yung dual disc lang talagang matrabaho gawin. Pero papakita ko sa inyo yung ating pagkakagawa at ipapaliwanag ko na rin sa inyo kung ano-ano. Ayan, meron tayong gagawin ngayon dito mga idol. Bristol 400, gagawin natin siyang ito. Yung mags niya gagawin natin pang dual disc. Ayan. Hindi ko alam kung kakayanin natin to. Pero sana kayanin natin kasi medyo may kamahalan yung mags nito. Ayan. Sa palaran yung mags niya sa conversion na gusto niya. Ganun talaga mga idol. Pag gusto mo, gagawa natin yan ng paraan. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, gaya nito, first time natin gagawin, ipapakita na lang natin sa inyo kung maayos yung pagkakagawa. Medyo may kamahalan yung single natin sa ganito kasi syempre mahal tong pyesa niya. Pag nasira natin, siguradong papalitan natin to. Ayun. Ito yung kinorno natin para maging kabitan ng kanyang display. Syempre, i-welding na muna natin yan dito sa ating mags na gagawin. Mag-iingat nga pala kayo kung kayo ay magwe-welding ng mags kasi merong mga posibilidad na mawala sa pagkabilog itong mags niya o yung mga mags na gagawin nyo. Kaya payo ko lang, ingatan nyo at wag nyo nga mamadilain yung pagkakagawa kasi yun na yung nagkakamali talaga pagka inaapura natin yung ating ginagawa. Ito na ngayon mga idol yung pinakamahirap na part yung pag-tutorno nitong ating welding. Kasi kung mapapansin nyo yan, hindi talaga natin yan mapapantay na pantay kahit pinantay na natin yung pagkakatorno nito. Ang makukuha na lang natin yung mismong haba hindi maging magkalayo. Kaya gagawin natin ngayon, tutornohan natin siya. Ayan. Kailangan kasi ipantay to dito sa kabila. Ayan. Yun yung ating kukuhanin ngayon mga idol. Ayun mga idol, gumawa ako nitong pinaka magiging bracket niya. Hindi ko siya ginaya totally yun kasi pagka ginaya ko to, kaya ko naman siyang gayahin. Kaso, kukunti yung magiging welding natin sa kanya. Baka humina yung kanyang kapit, no? Kaya ito hinabaan ko para dito makakapag full weld tayo ng maayos mula dito papaikot. Ayan. Tapos nakaangat yan para yung build up pasok na pasok dyan. Kaya magiging mas matibay to. Tapos nilagyan natin to ng pinaka marking niya yan, para pantay
Ayan. Ayan, magiging magkaiba siya ng itsura, pero pag ginawa na natin yan na naikabit, maganda na yung kalalabasan niya. Yan mga idol, ito yung ating ikakabit dito sa Bristol, no. Ayan, na-weldingan na natin, tingnan niyo to, ayan. Na-weldingan na natin siya ng bracket ng caliper. Ang kakaibahan niya lang sa kabila, ito, full weld lang din dito. Hindi ko na siya pinutol doon para solid yung tibay. Mahirap kasi kung hindi matibay yung pinaka-bracket niya, no. Kaya ito, hindi yan bibigay. Ito na lang ang gagawin natin ngayon ng ating bracket para dito naman sa tornilyuhan niya. Medyo natatagalan lang ako kasi nagkasakit nga ako. Alam niya naman yan. At sinabi ko rin naman. Sinabi ko rin sa mayari mga idol. Pero gagawa na natin ito ngayon ng bracket. Para ilo-lowered na lang at okay na. Tambutyo na lang yung gagawin namin. Kukunin na ito ng mayari. Siyempre, ipagre-repaint ko pa rin yung mga nagasgasan dito. Kaya nito, naka-welding. Ire-repaint natin yan ng bago. Yung mags, ire-repaint natin yan para maganda tignan. At ipapakita ko sa inyo yung pagmayari na. Iti-test drive natin ng konti para pag kinuha ng mayari, wala na siyang problema. Yun. Ito na yung gawin na natin. Meron tayo ngayong ilo-lowered na shock dito ng Bristol 440 yung haba. Napakahaba nito mga idol. Gagawin natin siyang kahit mga 400 para maganda pa rin yung laro. Ayan. Magkaiba yung ilalim nito mga idol ayun, oh. Yung isa malapad, yung isa hindi. Ayan, oh. Magkaiba sila. Ayan. Eh mga idol, ito na nga pala yung ginagawa natin na Bristol 400 dual disc brake. Sa unahan, inilowered natin yung unahan at likod. Yun yung mga ginawa natin dito. Ayan, yung dual disc lang talagang matrabaho gawin. Pero papakita ko sa inyo yung ating pagkakagawa at ipapaliwanag ko na rin sa inyo kung ano-ano yung mga ginawa natin dito tulad nung sa shock, kung paano natin siya ginawa. Ayan. Yung shock nito mga idol, inilowered natin ng 2.5 inches yung inner. Yung inner nito, ayan o. Yung sa loob nito. Kaya kung mapapansin nyo, hindi siya halatang bumaba. Pero, naglowered yan ng 2.5 inches. Tapos, nagpalit na din tayo ng caliper. Adilin yung pinalit natin nito. At ito yung dala ng may-ari. Yung sensor ito. Bubutasan na lang dito, tetredan. Sinubukan ko kasi muna, ayan. Yung ABS niyan hindi nagluloko, ano, kasi nakatapat pa rin naman diyan yung ating ABS, gana pa rin yan. Ayan. Ayan. Yung bracket na to ginawa na lang din natin at isinakto natin itong Adelin. Ayan, na-testing na rin natin ng konti. Ayan, medyo mahina pa lang kasi bago pa siya at dalawa yung display niya, kaya medyo mas mahirap siya i-bleed kumpara sa ibang caliper. Ayan. Ito yung kabila niya, yung ginawa lang natin. Ito yung mga ginawa lang natin dito, itong lahat ng nasa likod na to. Ayan. Yung reflector niya hindi pa lang naikabit. Kasi wala nang dikit. Ayan. Tapos ito, adilin din na pangkaliwa. Ayan yung bracket ginawa natin. Itong tornilyuhan ng bracket mismo, ginawa lang din natin to, ikinabit. Itong kabitan ng display, ikinabit lang din natin, ayan.
Ayan na siya, pinapinturahan ko na din mga idol para malinis tignan. Ayan o. Ayan. Ayan. At maganda siya, manakbo. Ano? Yun. Hindi pa lang namin ito na tornilyo. Kasi nga, tinetesting lang din namin kanina. Dito-dito lang din naman. Tinesting kasi namin bago. Sabi ko, testingin muna natin bago natin ikabit lahat. Ayan. At wala naman siya naging problema. Totally, maganda siya gamitin. Parang stock pa rin siya. Yun. Tapos dito sa likod, binabaan na rin natin yung kanyang rear shock. Ang dating size ng rear shock niya ay 440mm. Ngayon ay 400 na lang. Hindi na namin siya pwedeng babaan ng sagad kasi lowered na siya ng husto. Yun, hanggang 400 lang yung pwede sa kanya. Yan. Magkaiba kasi yung nakabitan niyan ng ito yung sa may shock, kaya walang nabibili na basta-basta yung mga racing boy ganun. Alam ko meron daw sabi ng may-ari sa Olins pero medyo masakit yung presyo kaya yung kanyang stock yung pinalowered na lang niya. Ayun. Ayan, Bristol 400 semi-lowered sa dual disc brake conversion yung ginawa natin dito sa unahan. Ayan.